ito nga pala, papirmahan mo pala ito ha. Kasi kailangan natin makakuha ng enough tables. Ate Veronica, and chairs. Ito na po yung form ng event proposal namin. Naku, okay. Sige, thank you ha. Thank you po, ate. Sige. Sige. Uy, Joanna sa Trixie. Ngayon na ulit siya umatay na student council meeting. Patay. Ngayon pa naman dugo sa atin yan. Lalo na sa'yo, Joanna. Pakaharangan yung event natin. Alam ka na. Ano tayong dapat ikatakot mo? Maganda yung proposal natin. Approve yan. Okay? Hindi ka na. Makatingin siya sa akin, please. Dima. What's the problem? Dad. Well, tahimik ka buong gabi. Di ka nagsasalta kayo yung dinner. So what's the problem? Si Joanna? Dad. If you were to choose between doing the right thing, protecting someone you love, ano pong pipiliin nyo? That's a tricky question, son. If you wanna protect them, pero ang totoo, nahita mo siyang gumawa ng mali, o hinahaya mo siyang gumawa ng mali, hindi ka na nakatulong. Kung alam po kayo nagkaling yan, hindi ko kilala yung number eh. Pero may hinala ka, kuya, kung sino to. Eh, kung sino man yan, eh, ayaw niyang ituloy ko yung paghahanap kay Doktora Peralta. Baka naman si Doktora Peralta to mismo, kuya. Kung gano'n, kung siya nga yan, alam niyang hinahanap natin siya, pero ayaw niya magpakita. Pero bakit? May banta ba sa buhay niya? Natatakot ba siya? Eh, siyempre naman, kuya. Alam niya kasi na mali yung DNA result na ibinigay niya. Ba't naman siya magtatago? Wala siya pinagtatakpan. Alam mo, Michelle, malakas ang inaala ko na may kinalaman to sa pagkamatay ni Alfonso eh. Kaya bukas na bukas pupunta ako sa NBI. Titingnan ko kung anong pwedeng gawin dyan. May kinalaman ka ba sa nangyari, Maureen? I already told you. Yun yung file na nasa USB. Bakit ko naman pabaguhin yung file ni Michelle? Ako mag-represent, so bakit ko naman sasadyain at pumalpak ang presentation? Pa, you were there when I presented everything. Nakita mo naman, di ba? Kung paano ko dinefend yung presentation ni Michelle? It was very sloppy. Merong ebidensya si Michelle. Paano ka naman nakakasigurado dun sa ebidensya niya? Masyado ka naniniwala sa kanya, Papa. Eh, syempre, mag-iimbento yun. Ayaw niyong umalis sa company eh. Kaya ako ba hinahabol si Justin kasi ayaw niya sa akin? Or am I only competing with Joanna because I want Justin's attention? Walang masama sa pagiging competitive. Diba, lagi kong sinasabi sa'yo, always work for being number one. Sanay ako maging number one, Mom. At palagi kong nakukuha yung gusto ko. Except for Justin. Kung meron kang isang bagay na gusto, there's nothing wrong if you strive hard to get it. Huwag kang magpapatalo kay Joanna. Over my dead body. Nak! Nay! Gabing-gabi na. Pa ba yung pinagpupuyatan mo? Proposal ho para dun sa event namin, Nay. I-represent po kasi namin ito sa student council para i-defend. Para ma-approve kami. Yan, kaya mo yun, Nak? Kau pa? Siyempre, naimana ako sa'yo eh. Di ba? Kaya lang, Nay, ang problema ko ho, si Trixie part ng student council. Kaya sigurado ako na pe-personalin niya ho ako. Harangin itong event dahil kumukuloy yung dugo niya sa akin. Eh, kaya ho ito, hinahanda ko na yung sarili ko dahil malamang ho, hanapan na naman ako ng butas ni Trixie. Trixie? Why is this guy calling me at this hour? I'm sure it's just about work.
Is he courting you? Of course not. Ano naman natanong yan? Kasi nararamdaman kong may gusto siya sa'yo. At naisigurado ho ako na kahit ho hindi related sa event o dun sa org namin, ibabato ni Trixie sa'kin. Siyempre na, iuungkatin na naman niya yung mga issue naming dalawa. Tapos sasabihin na naman po niya na putok ako sa buho, na sinungaling tayo, na manuloko ako. Kilalang kilala ko na po si Trixie, Nay. Kaya ihanda ko na ho yung sarili ko. Titimpi na lang ho ako sa kanya. Tatahimik na lang ako. Alam mo, anak, sa opisina, napatunayan din na hindi ko naman talaga kasalanan yung nangyari tungkol sa presentation. Anak, alam mo, naniniwala ako talaga na lalabas at lalabas din ang totoo na anak ka ni Alfonso. At pag dumating ang panahon na yun, matitigil na sila sa kakaisip at kakasabi na sinungaling at manuloko tayo. Mom, I don't like that guy. At kapag nalaman ko na may relasyon kayo, you're gonna lose me for good. Trixie, magkaibigan lang kami ni Dexter, okay? Mom, I let Dad be with Tita Michelle before. And this time, I'm not gonna allow you to have a relationship with that Dexter. I assure you, hindi mangyayari yun. In Trixie's mind, ikaw ang tunay niyang ama. I will never allow for her to know that Dexter is her real father. Tagal kong nangulila sa anak ko, Alfonso. Akala ko hindi na kami magkakaayos. Akala ko kahit kailan hindi niya na ako mapapatawad. At ngayong kasama ko na siya, hindi ako papayag na mawala siya ulit dahil lang kay Dexter. I know she will never accept Dexter as her real father. Kaya habang maaga, kailangan pagplanuhan ko na ang aming pag-alis. Kailangan ko siyang ilayo kay Dexter. Para mabuhay na kami ng tahimik. Sir, cannot bridge po talaga yung number. Kanina ko pa rin po tinatawagan, hindi ako makakonek eh. Suspecha ko po, may connection to doon sa doktor na hinahanap natin. Yung nagsagawa ng DNA test ng pamangking ko. MB, akin na kayong files na pinapahanap ko sa'yo. Sir, ito. Meron na kaming lead na nakuha tungkol dun sa doktor na pinapahanap mo. Kaya lang eh, pinapa-imbestigan ko mabuti. Dahil mahirap na, baka makuryente tayo. Hintayin mo na lang yung abiso namin. Sige, salamat ako. Hi, ma'am. Welcome back. Salamat. Ay, di salamat sa tulong mo, ha? Naku, ma'am. Kami nga ang dapat na mag-thank you, eh. Dahil pinili niyo po ang mag-stay. Kasi, ma'am, alam niyo, sa totoo lang, kailangan po namin nakakampi. Kailangan namin ng boses. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, ma'am, marami nang hindi masaya sa pagpapalakad ni Ma'am Katrina dito sa opisinang ito. Ibang-iba siya kay Sir Alfonso. Masama na nga ugali. Hindi niya pa alam ang ginagawa niya. Kaya yun lang po ang pag-asa namin para mapangalaga ng lahat ng pinaghirapan ni Sir Alfonso. Ay, di huwag kang mag-alala. Akong bahala. Para kay Alfonso at para sa inyo, gagawin ko lahat ang makakaya ko. Oh, ma'am, salamat po. Salamat, Ma'am Michelle. Ay, sige po. Naiwan ko na kayo. Papalik niyo po ako sa pwesto ko. Sige po. Salamat, ha. Apo. Meron ng lead kung saan nakatira yung doktora. Eh, kaso imbestigahan pa eh. Hindi na ako makaantay eh. Anong gagawin mo, kuya? Pupuntahan ko na. Teka.
Kaya sandali, hindi ba delikado? Kung talaga yung doktora ang nag-text sa akin, ibig sabihin meron siyang gustong iparating. Pero nag-warning nga siya, di ba? Misa kailangan natin basahin ang tunay na mensahe. Kung ayaw niya malaman yung katotohanan, di dapat na nahimik siya. Kaso nagbigay siya ng mensahe, yun ang gusto kong alamin. Sige kuya, pero mag-iingat ka ha. Sige, huwag mo akong alalahanin. Ako nang bahala ha. Hello. Oh, Justin. Hello, may kailangan po kayong malaman. I don't want to betray mom. I love her, pero kailangan niyo po malaman yung totoo. Yung nangyari po kay Tita Michelle, si Mami po yung may gawa nun. Narinig ko po siyang may kausap sa phone. Tinaman niya po na pinalitan niya yung presentation ni Tita Michelle para sa Japong pumalpak ito. So it's true, you're selling Villa Valdez? But I heard it's under renovation and it's going to be launched early this year. Buti na papayag mo ang mga business partners po na ibenta ito. Actually, hindi pa sila pumapayag. I have yet to convince them. At bakit naman sila papayag na ibenta ang Villa Valdez? Because that old man is just keeping it for sentimental reasons. That place is a lost cause. It's a crime scene. Kahit anong business ang ilagay mo doon, it's gonna bring bad luck. Hold on. Bad luck? Eh, bakit mo ibibenda sa akin? Well, because I know you can give it a fresh start. You know, that place, it has too much bad memories. You know, for me, Alfonso, Michelle, so... May kutob akong mayroong ginawang hindi maganda ang mami mo. Pero ayoko sanang paniwalaan. Gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Pero lo, hindi naman po sana kayo magalit kay mami. I'm sure she has her reasons why she did it. Tsaka kilala naman natin si mami. She's an honest person. Hindi ko nakilala ang mami mo, Justin. I've been lusting over that property for a long time now. Alam ko. That's why I only thought of you. Buti naman ako ang naisip mo. Alam mo namang matagal ko na kayong gusto maging business partners ni Alfonso. See? Now you not only have the opportunity to become a business partner, now you can be the next owner of Villa Valdez. Looks like you're monetizing your inheritance from Alfonso. Tell me, what's your plan? To get away. As fast and as far as I possibly can. And our green ad hoc event party will be the biggest and best event in this school for this sum. Isn't your event too ambitious? Hindi ba contradicting yung for a cost tapos ang laki-laki ng gastos? Naghahanap na kami ng sponsors na magbibigay ng pondo sa amin. Paano kung wala kayong makuha? Actually, may nakausap na kami ilang sponsors namin and most of them pumayag na. Tutulong sa amin yung mismong NGO partners namin. I don't think people like you guys can mount such a grand event. Hindi ba parang ang pretentious? Alam mo, sincere yung intention naming tumulong. At yun naman yung importante, di ba? Yung totoo. I guess we have to stop the deliberation and let's just vote. Sino ba ang in favor na ma-approve ang green ad hoc party event? Itaas ang kamay. I'm sorry, Joanna, but... Majority wins. The green ad hoc party event is now approved. Congratulations! What? We have to respect the majority vote, Trixie. Joanna, please paki-update na lang kami tungkol sa event, ha? Opo, Ate Veronica. Thank you po, ah. Salamat po.
Whitey! They were approved by the SC! Wow! Really? Tuloy yung party, I guess. Kailangan ko nang manap ng OOTL. Well, shut up. If you want L, mag-apply ka na rin sa nameless org nila. Besides, you belong to them. I disagree, team. Si Lauren, slow siya. Nerds sila. Those nerds. I will get rid of them. So that at the end of the day, si Joanna yung sisisihin nila. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Doktora Peralta? Ay, wala po may ganyang pangalan dito eh. Eh, kasi ito po yung binigay na address sa akin. Baka nagkakamali lang po kayo. Eh, matanong ko lang po, sino po ba nakatira dito? Wala po. Wala po talagang nakatira dito. Sige po, salamat po. Anak. Saan ako nagkulang? Ako ba yung naging pabayang ama sa'yo? Paano mo na kayang lokohin ako? Paano mo na kayang magsinungaling sa'kin? Papa. Pinagkatiwalaan kita, anak. Papa, I don't know what you're talking about. But it seems you've made your decision. Parang si Michelle na lang ang pinagkakatiwalaan mo. Siya na lang ang pinaniniwalaan mo. Si Katrina ba nag-uutos sa'yo? Si Katrina bang kasabot mo? Huwag kang magpa-impluensa sa kanya. Ginagamit ka lang niya. Doktora Peralta? Halika, sumakay ka. Doktora, bakit po ba kayo nagtatago? Meron po bang tumatakot sa inyo? Kinukontak kita para tigilan mo na ang paghanap sa akin. Pero ayaw mong tumigil. Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto ko pong malaman yung resulta ng DNA test na ginawa niyo sa pamangkin ko. Marami na akong sinagawang DNA testing, pero hindi ko maalala kung ano sa pamangkin mo. Pinalabas po kasi nila na hindi totoong anak ang pamangkin ko ng kanyang ama. Alam ko pong may gumalaw sa likod nito. At yung pong katotohanan gusto kong malaman. At kailan po ang pwede magsabi sa akin nun? Simple lang naman, ipaulit nyo. Hindi po ganun kasimple, Doktora. Kasi po, para gawin yun, kailangan pang kumuha sa bangkay ng tatay niya. At ayaw pong pumayag ng legal na asawa. Wala bang ibang kamag-anak ang ama ng pamangkin mo? Kapatid, anak. Meron po. Sa kanya kayo kumuha ng DNA sample. Opo. Natulungan na kita. Siguro naman, hayaan mo lang ako mabuhay ng tahimik. Alright, team. Like any other party, kailangan natin mag-set ng rules. Any suggestions? Yes. No drugs, firearms, and weapons. Oops naman. Tama. Ako may suggestion. Body system. Dapat may partner or date yung mga pupunta doon before and after para safe. Good idea. Ako naman, yung alcoholic drinks, dapat may stops yun ha. Kasi diba dapat moderate drinking lang. Okay. Ako naman, di naman ako umiinom, diba? Bait mo naman, Joanna. Pero tama siya. Medyo strict tayo, ha? Pero tama naman lahat. Mahal ba lang ako, Joanna? Paano yung kas ng kamay mo? Okay na to. Maalis ba yan bago ang party? Tatanggal ka, mag-alala, no? Baka masagi yan. Okay lang. Ikaw, Justin, may mga songs na gusto mo i-perform na parang beat drop songs para mas exciting sayawan. Of course, why not? Ay,
Yes! Yes, okay guys, okay na tayo. Okay na. Okay. May ikaw na ba? O, lagayin nyo na ha, Justin. The board has decided. Hindi natin ibebenta ang Villa Valdez. Pero pwede kong ibenta ang shares ko. You mean Alfonso's shares? Yes. Our shares. Kanino? Magpapabid ako. Marami akong koneksyon. Marami akong mga kaibigan na naghihintay lang bilhin ng shares ko. And they're very much interested to invest in this company. Kailangan mapag-usapan with the board. Sa next board meeting, pagbobotohan natin kung papayag silang ibenta shares mo. You want to get rid of me in this company, correct? Ito na ang pagkakataon mo. Nakausap ko na siya. Kailangan natin ipaulit yung DNA test ulit. Pero paano? Kailangan makonbinsi si Katrina na magpa-DNA test si Trixie at si Joanna. Pero paano ko nga siya makukumbinsi, kuya? Ipapayag yun. Kapag hindi siya pumayag, ang ibig sabihin meron siyang itinatago. Yun ang ipanlaban mo sa kanya. Tama ka, kuya. Sinubukan nila akong tanggalin sa trabaho pero hindi sila nanalo. Tuloy-tuloy ng laban na to.